Ayan, mga kaibigan, kagaya po na nasabi ko kanina na sa post ko na magla-live po ako ngayon in response or reply doon sa nag-viral na post regarding kay Arnold Clavio at nabanggit nga yung pangalan ko doon. So, may mga nagtatanong, bakit daw po 10 o'clock ng gabi ako pa mag-start ng video o magla-live. 10 o'clock po ng gabi kasi po mga kaibigan, kailangan ko pa pong antayin yung aking asawa mula sa trabaho. Nang sa ganon, pwede niyang bantayan yung aming mga anak. Meron po kami yung 5 years old at 1 year old na anak. Kaya po ngayon siya ang nagbabantay. So, bago ko din po pinost yung kung ano man yung pinost ko po sa Facebook kanina, ay siyempre po in respect po sa aking asawa kay Jun Serrano, nirerespeto ko po ang aking asawa. So, humingi po ako sa kanya ng pahintulot, permission na magsalita para once and for all maging malinaw na ano sino ba talaga ang ama ng panganay ko at the same time po syempre po at nagpapasalamat ako sa Diyos dahil very supportive po ang aking asawa at syempre po napakalaki po yung mga sakripisyo niya sa akin. Kung alam nilang po yung buhay ko talagang blessing po siya sa akin ng Panginoon. Ano, mga kaibigan, mga brother and sister. At nung makausap ko po ang asawa ko at nagbigay ng go signal sa akin. So, that's the time naman po na kinausap ko yung nanay ko sa Mindanao. At maging mga kapatid ko. At ganun din po ang response nila. Mayroon po akong go signal sa kanila na magsalita na for once and for all. So, nagpapasalamat ako dahil sa kabila ng lahat yung suporta ng pamilya ko sa akin ay ganun na lamang. Nagpapasalamat din po ako sa mga nagpo-pray, yung mga pastor po, yung mga ninong ko, na yung iba tumawag pa para ipag-pray ako. So, iba-iba po yung mga opinion, bata. Kaya ako po ginagawa ito dahil po, siyempre po, after 22 years na po na pangyayari sa buhay ko, ito na naman kumbaga lumabas na naman. Sabi nga nila, walang bahong hindi lalabas. Naisip ko po, hindi po ako nalungkot para sa sarili ko dahil sa totoo lamang po, by God's grace po, no? Nakapag-move on na po ako, masaya na po ako sa buhay ko ngayon, na mahal na mahal ko yung asawa ko, mahal na mahal ko yung mga anak ko, at very supportive yung asawa ko sa akin, sa lahat ng mga ginagawa ko. Pero nung makita ko po yung viral na yon na post, na pinadala din po sa akin ng kaibigan ko, nagpapasalamat ako sa kanya dahil nalaman ko ito at naisip ko po maybe will na ito ng Panginoon para nang sa ganon ay maitama ko na yung mga dapat itama. Kaya ko din po gustong gawin ito dahil naisip ko nga po yung mga anak ko, no? Hindi naman po habang panahon ay buhay ako para sagutin at itama kung ano yung mga tanong at kung ano yung mga haka-haka at mga chismis dyan. So naisip ko po yung mga anak ko, paano pag wala na ako dito sa mundo, no? At tapos hindi ko ito itinama, ikinurek, no? Baka mamaya maging multo pa ito sa mga anak ko, di kaya baka mamaya gamitin pa ng mga demonyo, no? Para guluhin ang isipan ng mga anak ko. So gusto ko pong maging malinaw, gusto ko pong protektahan yung aking mga anak. Yung panganay ko naman po, malaki na siya. She's 21 years old. So, I'm sure na may intindihan niya, pero meron pa po akong mga maliliit na mga anak na dapat kong
isipin, no, ang kanilang future. So, yun po yung mga dahilan na yun. At pangalawa po din pong isa sa mga dahilan kung bakit ko po gustong o kailangan iklaro ito. Maraming nagsasabi, bakit ang tagal na naman yan na issue? Bakit ka pa ngayon magsasalita? Well, ngayon ako nagsasalita dahil nga po, salamat sa Diyos, nag-viral yung post na yon. At ngayon may dahilan ako para ituwid ang dapat ituwid. Kasi po, alam niyo po ba, kahit nung pa po na nandiyan po ako sa Pilipinas, marami pong mga haka-haka, mga chismis. Ano? Mayroon pa mga tao na itatanungin talaga ko harap-harapan kung totoo yung chismis na yon. Okay, may mga nilalabas na mga chismis na ang tatay daw ng panganay ko ay si the late Ambassador Rosinieres. Nako po, alam niyo po si the late Ambassador Rosinieres, siya po yung tumulong sa akin. Ang pamilya po nila ang tumulong sa akin. Nung mga panahon ako ay nabuntis at para hindi kumalat sa public, no, at para hindi masira yung image ko noon, image nung taong yon, no, ay itinago ako, kinupo ako nila Ambassador Rosinieres. Ang nakakalungkot, binabaliktad na siya daw yung ama. Ano, kahit po nung pumanaw na si Ambassador, may mga nagtatanong din sa akin na siya ba talaga yung ama ng panganay ko. Well, kaklaruhin ko po, hindi po si Ambassador. Meron din pong ibang tao na nagtanong sa akin, siya, totoo ba na si Mr. William Gatchalian ang ama ng panganay mo? Well, hindi po si Mr. William Gatchalian. Si Mr. William po, Gatchalian po ay, siya po isa sa mga genuine na tumulong sa akin. Siya po yung nagbigay ng, o nag-donate ng 40,000 US dollars para po sa blood money nung ako po ay nakapiit pa sa United Arab Emirates. Meron din po nagtatanong sa akin, dahil nga po isa sa mga blind items ay isa siyang broadcaster, no? Nagkataon po na nagtrabaho ako noong with Tito Ray Langit doon sa Biyahing Langit na naging co-host nila ako, ano? So meron ding nag-iisip na siya daw yung ama dahil broadcaster. Pero sabihin ko na po sa inyo, hindi din po siya ang ama. Okay. Ang ama po ng panganay ko ay yes, si Arnold Clavio po. Ano, siya po yung ama ng panganay ko. Okay? Nagkakilala po kami ni Arnold Clavio noong pong ako po ay nakapiit pa sa Al Ain Central Jail dahil dinalaw po nila ako doon kasama po si Mr. William Gatchalian. Siya po yung nagbigay na o nag-donate ng 40,000 US dollars para sa blood money. At kasama po nila doon si Arnold Clavio, si yung ninong po ko po, si Kuya Peter Singh, at isa pa pong veteranong broadcaster o reporter na nakalimutan ko lang yung pangalan niya, ano. So, sila po yung bumisita sa akin doon. So, doon po ko po unang nakita si Arnold. So, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung tawagin ko siya noon. Dahil po nung pag-uwi ko po dito sa Pilipinas, dyan sa Pilipinas, noong August 1, 1996, isa po siya sa nag-cover noong nung kaso ko, nung pag-uwi ko, even sa pag-uwi ko sa probinsya. In fact, naging exclusive pa nga niya eh. Ano? Dahil hindi nakasama yung isang reporter sa kabilang station, iniwan sa Channel 2, iniwan nila. Okay? So, kaya po kami naging close. So, kuya-kuya po yung tawag ko. Ngayon, sa lahat ng mga nakakakilala personally kay Arnold Clavio, alam niyo po kung gaano po siya kakingkoy. Ano? Hindi lamang po yung mukha niya, kung hindi po yung talagang yung sense of humor niya. Kahit umiiyak ako, kahit malungkot ako, napapatawa niya po ako. So, just imagine po, no, nagaling ako sa kulungan kung gaano po ako ka-vulnerable noon. Pero hindi ko po i-justify kung ano po naging nagawa ko po. So in short po, naging close po kami ni Kuya Arnold, kung siya akin tawagin noon. At alam niyo po, isa po siya, siya po yung isang tao na for kauna-unahang pagkakataon na nagpasyal sa akin. Ano? Sa Maynila o sa Manila. At siya din po yung kauna-unang tao na nagyaya sa akin manood ng sine, nagdala sa akin manood ng sine sa Maynila. So ako naman po tuwang-tuwa, napakabait naman ni Kuya Arnold. Ano? At yun na nga po, hindi ko po, yun po pala. So marami pa pong kwento pero ayaw ko pong ikwento ngayon. Ano? So
Yung lamang po ay naamin ko na si Arnold Clavio po yung tatay ng panganay ko pong anak. At alam ko po, nagkasala po ako at saludo po ako sa kanyang may bahay, sa kanyang asawa. Dahil nung malaman niya yung totoo, talagang sinuportahan niya si Arnold. At hindi lamang po kung bakit ko inaangaan po yung asawa ni Arnold Clavio. In fact, siya pa po yung nag-reach out sa akin sa Messenger at nag-message siya sa akin. Ito ang sabi niya sa message, "Sarah, I forgave you." At yun din po naman yung prayer ko noon pa man, magmula po nang makakilala ko sa Panginoon, prayer ko na sana magkaroon nga ako ng pagkakataon na makausap siya para makapaghingi ako ng forgiveness sa kanya. Dalalam ko naman po, kahit bata ako noon, marami akong pwedeng gamitin mga dahilan para i-justify yung mga pangyayari, but hindi na po, no? Basta ang naintindihan ko po na yun po ay kasalanan, nagkasala ako sa kanya, nasaktan ko siya, yung pamilya niya at the time. So, nagpapasalamat ako dahil siya yung nag-reach out sa akin sa Messenger. At nagpasalamat po ako. But gusto ko pong samantalayin itong pagkakataong ito na again, sa asawa ni Arnold Clavio, si Ina, patawarin mo ako sa kung nasaktan ko yung damdamin mo noong mga panahon na may relasyon kami ni Arnold noong mga 1996-97. At ganun din po sa mga anak ni Arnold. Patawarin niyo ako dahil nasaktan ko ang nanay niyo. And I'm sorry din sa anak ko, sa panganay ko dahil lumabas siya sa mundo na ganun yung sitwasyon. Okay. Maraming nagtatanong sa akin, bakit naitago mo? Alam niyo po, magmula nang magkaroon po kami ng relasyon ni Arnold, ang payo niya sa akin agad is walang aminan. Yun agad yung kahit anong mangyari, huwag kang aamin. So yun naman po, no, I was 17 years old nung panahong yun. No? At talaga pong, napaniwala niya ako. No? But again, hindi ko i-justify yung kasalanan ko na nagawa. No? At of course, humihingi din ako sa kapatawaran sa nanay ko na talaga nasaktan ko, nagtiis, no? Pinagtanggol ako, pinagtakpan ako sa mga kapatid ko. Patawarin niyo rin po ako. At alam niyo po, sa totoo lang, nakapag-move on na ako. Napatawad ko na noon pa man si Arnold Clavio. Lalo na po nung nakakilala ako sa Panginoon, na to by God's grace, hindi po madali magpatawad. But by God's grace, napatawad ko po siya dahil po, of course, kailangan ko po yung gawin dahil po para makapag-move on ako. And thank God, as I've said kanina, masaya na po ako sa buhay ko ngayon. But kailangan ko lang mampulinawin ngayon dahil kagaya din po na sinabi ko kanina, hindi habang panahon ay buhay ako para kapag may mga lumalabas na ganitong issue ay naikukurik ko sa mga anak ko o sa iba pang mga kaibigan. So, kaya po, once and for all, yun po, ang totoo po yun, si Arnold Clavio, yung tatay po ng panganay kong anak. Ngayon, sa buhay po natin, wala naman pong perpekto, no? Lahat po tayo, I'm sure, naranasan natin magkasala tayo, no? pero as we go on, natututo tayo. At magmula po sa buhay ko sa Mindanao, buhay na mahirap, ang dami ko pong pwedeng gawing excuse para i-justify yung mga nangyari, kaya ako nagawa yun. But magmula po sa buhay ko sa Mindanao, sa mahirap na kinagisnan kong pamilya, hanggang papunta ko po sa Middle East, hanggang sa muntik na po ako mamatay at buti na lang po na ipagtanggol ko yung sarili ko laban sa aking employer, muntik na akong maring. At yun po, yung nakulong po ako, nasentensya na ako ng death penalty at marami pa pong iba, yung mga experience ko po sa mga tatay ng mga anak ko. Salamat sa Diyos sa kabila ng mga lahat pong yun. Yung kapatawaran, pagmamahal at pangunawa po ng Panginoon ang ipinaranas niya sa akin. Salamat sa Diyos dahil may mga tao siyang ginamit para ako po ay makakilala sa Kanya. Kaya po natutunan ko pong isuko yung buhay ko at ipagkatiwala sa Kanya noong pong 2003.
At magmula po noon, nag-start po akong basahin ang salita ng Diyos. As I've said, napakahirap na magpatawad. Mahirap na magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Pero kapag nasa iyo ang Panginoong Hesus, walang imposible sa Kanya. Bakit? Kasi yung pagmamahal ng Panginoon po ang mangingibabaw. At yun po ang nangyari sa akin. No, kaya po mga kaibigan, brother and sister, kung hindi ko po alam po ano yung sitwasyon nyo ngayon sa buhay, hindi ko alam kung ano mga pinagdadaanan nyo sa buhay nyo, marahil naranasan nyo rin yung naranasan ko, marahil masigit pa, you know, marahil naranasan yung ma-take advantage, masamantala ng mga taong malapit sa inyo na pinagkatiwalaan nyo, marahil po no, nasaktan kayo physically, emotionally, no? Marahil po akala nyo tinakwil kayo ng Panginoon. Marahil ngayon ang nararamdaman mo sa sarili mo, napakarumi mo dahil napakarami mong pagkakamaling nagawa. Pero alam niyo po, isa po ako sa testimony ng kabutihan ng Panginoon. Ang dami ko pong mga pagkakamaling nagawa. Yung mga anak ko po, iba-iba ang tatay. Ano? But salamat sa Diyos dahil kahit sa kabila ng mga pagkakamali kong pong yun, tinanggap at minahal pa rin po ako ng Panginoon. At ngayon po, nai-enjoy ko yung kapatawaran, yung peace na mayroon po ako ngayon. At yung pong yung joy na nararamdaman ko ngayon kapiling ng aking pamilya. At ang lahat ng ito ay dahil po sa biyaya ng Panginoon. Kaya kung sino ka man, na nanonood ngayon o makakapanood ng video na to, kung gusto mong maranasan kung anong meron ako ngayon na joy, peace, kung nararamdaman mong wala ka ng pag-asa, sabihin ko po sa inyo, mayroon po kayong pag-asa. Kung akala mo hindi kayo mapapatawad ng Panginoon, sabihin ko sa iyo, mapapatawad ka ng Panginoon. Hinihintay ka lang ng Panginoon na matutong magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Nung time na ako po nasa kadiliman ng buhay ko, ang sigaw ko po, Panginoon, tulungan mo ako. Hindi ko kayang baguhin ang buhay ko, hindi ko kayang ibangon ang sarili ko. Pero salamat sa Diyos, dahil sa biyaya niya, ni-restore po niya ako. Ni-restore po niya yung faith ko, yung mga pananaw ko, at tinulungan niya po ako na makabangong muli. Sa kaya kaibigan, may pag-asa ka kay Kristo. Ang kailangan mo lang ay magpakumbaba at lumapit sa Kanya. Kaya kung gusto mong isuko ang buhay mo sa Panginoon, pwede mo rin itong gawin by yourself kapag ikaw ay nag-iisa at gusto mong, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay. Pagod na ako sa buhay ko. Pwede mo rin pong gawin yon. Pero kung gusto niyo pong sumunod sa akin sa panalangin ito, angkinin niyo po ang napakasimpleng panalangin ito, sabihin mo, Panginoong Jesus, banggitin mo, kapatid. Banggitin mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ko. Inaamin ko na ako ay makasalanan. Patawarin mo ako. Magmula sa araw na ito, ikaw na ang maghari sa buhay ko. Tinatanggap ko ang pagmamahal mo sa akin. Tinatanggap ko ang kapatawaran na ipinagkaloob mo sa akin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan. Alam mo, mga kaibigan, kung nanalangin po kayo, or maybe in the future, gusto niyong saka na lang ako mag-pray, I encourage you po na magbasa kayo ng Bible. Dahil the more na magbabasa kayo ng Bible, mas lalo niyo pong makikilala ang Panginoon. At the more na makikilala niyo ang Panginoon, mas lalo niyo pong mararamdaman kung gaano niya kayo kamahal at kung gaano kanya kayo iningatan katulad po ng ginawa niya sa buhay ko na sa kabila ng mga pagkakamali ko, mga maling desisyon, iniligtas niya ako. Iniligtas niya ako sa parusang kamatayan, iniligtas niya ako sa kahirapan, iniligtas niya ako sa mga maling desisyon at higit sa lahat, iniligtas niya ako spiritually, nakilala ko siya at nagkaroon ako ng tamang relasyon sa kanya ngayon. Ngayon may mga nagtatanong sa akin, naggalit ka ba doon sa nagpost?
Hindi po. Dahil maybe ginamit din siya ng, you know, maybe it's God's, as I've said, it's God's will na para maitama ko na yung mga dapat itama. Maraming maraming salamat po, at kung gusto niyo pong mayroon kayong mga katanungan at gusto niyo po pong malaman yung mga further story ng mga pangyayari sa buhay ko, alam niyo po, I'm open book. Pwede po kayo magtanong sa akin sa programa ko po sa Sari Sara sa PHLB Radio. Every Tuesday po yun, 7 p.m. ng gabi dito sa Amerika, pero Wednesday, 10 o'clock po ng umaga dyan po sa Pilipinas. Kaya mga kaibigan, maraming maraming salamat po sa pagsama niyo sa akin. Maraming salamat sa inyong mga panalangin. At God bless us all. Thank you po.